Mga alam niyo mga pangga, low-key, ayoko sumali ng malalaan. Pero low-key, naramdaman ko po yung pakiramdam ng Tito Vic and Joey. Yung tinanggalan ka ng programa. Galing, alam niyo naman, galing ako dyan eh. Di ba, Roland? Alam niyo yan. Galing ako. Hindi man eksakto yung nangyari, pero naramdam ko mga pangga, no? Parang nawala ka ng pangil eh. Parang ganun, no? Ramdam mo yon, di ba? Na kahit anong gawin mo, hindi mo naman kontrolado talaga yung sitwasyon, no? Pero eh, pwede kang gawin, parang ganun. So, ramdam ko yun eh. Oo, naramdaman ko yun, kaya alam ko rin yung pakiramdam. Oo. Actually, na, alam nyo mga pangga, naiintindihan ko both sides eh. Management, tsaka yung ano, tsaka yung mga karakter, no? Nakaalungkot talaga, sana magkasundo-sundo na lang sila. Oo, parang mag-guest na ako ulit dyan. Di ba? Kasi napag-guest ko na si Sheena, tsaka si Jimbo, tsaka si Gandang Kara sa Family Feud, para invite nyo kami ulit para ano, para tawag nito, mag-guess kami dyan ulit. Sige na, oh. Sige, Chico, oh, nangingialam, oh. Ano ko, tawagan nga natin to. Sige, Chico, nangingialam, tawagan nga natin to. Nangingialam to, eh. Ba't nakikialam to? Hello? Ano na naman? Ba't ka nakikialam sa topic sa program? Di ako nangingialam. Ang sinasabi ko lang na ramdam ko. Ale, Kuya Chico, papaalala ko lang sa'yo, ha? Hindi ka naman nilipat ng time slot. Umalis ka naman. Kaya ba't naramdaman? Hindi. Ako, kung matatandaan mo, meron tayong ginagawa dati, eh. Ay, oo nga. Oo nga, oo. Diba? Tinanggal din, alaman natin sa ibang tao. Diba? Oo, tama. Ano ginawa natin pagkatapos? Pumunta ako ng CR, doon ako umiyak, eh. Tapos, di ba, isa, pero alam mo, kada may sama ka na loob sa trabaho, nauuwi tayo sa mojito. Oo nga. Tapos, alam mo, nakakabigla kang kainuman pag mojito, kasi ang takaw mo sa mojito. Wow. 500 isang baso, nakakapito ka, Kuya Chico. Depende naman kasi kung saang lugar yon. Sa bagay, no? Teka nga, nasaan ka ba ngayon? Bakit ka, nakakatawag? Ha? Nasaan ka ba ngayon? Nasa sasakyan. Ah, may tatanong kami sa'yo. May interesado ang lahat eh. Ano? May sagot ako? O, alam naman namin. Total, sinabi mo may sagot ka. Pangatawanan mo yan, ha? Oo, sige. Tawag nito, nung nakarang araw kasi nakikita ng mga taong bayan na may sumisigaw ka sa bangin. Gusto malaman ng taong bayan, sino ba yung pinapatungkulan mong nanloko sa'yo na naman? Yan, sinasabi ko na nga ba. Wala naman kasi talaga. Dahil nung nakita lang namin yung bangin-bangin na yon, naisip nilang mag-picture. Oh. So pagbaba ko, sabi ko, parang yung ginagawa sa mga pelikula. No? Tinry ko lang naman kung anong feeling. Oh. So wala talaga? Ang sarap naman sa feeling. Wala. Wala. Ano nga yung sinigaw ko doon? Sabi mo kasi doon, parang sinabi niya ikaw lang. Oo, hindi. Sabi ko, ang sinigaw ko doon, sinungaling ka, sabi mo ako lang. Oo. Oh. Sino nga yun? Sino? Ako yun. Ayun. Sino nagsabi sa'yo ikaw lang tapos dito na pad? Wala naman nga. Wala naman nga. At saka ayoko namang maranasan na yun, ano, may sabihin sa aking ako lang pagkatapos. Pero actually may nagsabi nun tapos hindi naman niya tinawag. Kaya lang, wala na, nakalimutan ko na yun. Matagal na yun. Okay. Recently, wala ka daw bang ano? Pwedeng pagsigawan na gano'n? Recently, wala. Iba ang sinisigaw ko recently. Ano? Gusto nyo bang malaman ko ano yung sinisigaw ko? Sige. Ano yan? Ang sinisigaw ko recently ay hindi yung isa kong sinigaw? Sabi mo ako lang, hindi. Ano? Oo. Sinungaling ka mo. Oo. Ganyan. Sinungaling ka, sabi mo ako lang. Ngayon naman, ang nasisigaw ko ngayon, ang sinisigaw ko ngayon, sabi mo, ulo-ulo lang. Hoy! Hindi ko sabihin, kung sabihin, hindi pa tapos.
tapos kasi, huwag kayong judge. Ang ibig sabihin, kasi ang napagkasunduan namin na kumain ng isda na ulo lang yung kakainin. Eh, madaya, madugas. Gusto ko ngang murahin sana ang duga eh. Sabi, ulo-ulo lang ang kakainin. Eh, kinain yung katawan. Eh, di, di ba, nasaktan na ako kasi sabi niya kasi... Ang babaw mo masaktan. Nasaktan ako. Sabi ang pagkakasabi pa naman niya, oh, promise, ulo-ulo. Naniwala ako. dahil doon nasaktan ka na kagad. Nasaktan ako dahil sinabi ulo-ulo lang. Eh, sinama niya yung katawan. Sabi ko, no, nasaktan. Grabe yun, ha? Grabe. Grabe yung ulo-ulo lang, ha? Sige na nga, mag-drive ka na dyan. Parang iba na naman yung pupuntahan nito, eh. Ha? Mag-ingat ka. Mag-ingat ka sa hashtag ulo-ulo lang. Sige na, bye-bye. Ingat. Alam niyo, kahit kailan walang matinong araw dyan sa taong yan. No? Kita mo yung comment section natin, puro tinatanong, ano po yung ulo-ulo lang? Isda nga daw! Ano ba? Isda! Nakalimutan ko tanungin!